Ang atin pang kaligtasan ay nananatili o pwedeng mawala at mabawi. Ano ang iyong pakiwari? Well, ito pong ating bagong tanong na bibigyan sa atin ng tuon na tugon mismo ng salita ng Panginoon. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Tutok na at samahan po kami at mag-aral tayo dito yan sa inyong programa. Hello, kumusta po kayo? Isang mapagpala at mabiyayang araw po muli ang aking pagbati. And thank you once again for joining me sa isa na naman po edisyon na ating programang Solution. Of course, with me, at ako po ang inyong kasama at patuloy na makakasama. My name is Laverne Ducot at dadalayan ko po na kayo po ay patuloy na tumutok at manood. Dito po yan sa ating Bible Study Online. So ito nga po muli ang ating programang Solution with Laverne Ducot. At hatid po natin ay tugon at tuon sa ating bawat tanong. And since bagong araw na naman po ating pagsasaluhan, ibig sabihin, meron tayong mga bagong revelation na tatanggapin mula sa Panginoon. At bilang pangako ay atin pong ipagpapatuloy ang ating mga sinimulang pagtalakay nito mga nakalipas na araw. At syempre pa tayo po ay nasa Helmet of Salvation pa rin, part 2 this time. Kasi hindi po natin mapagkasya sa isang episode ang isang napakagandang mga kapahayagan na mula po sa ating Panginoon, ugnay po sa ating kaligtasan. Kaya naman, ito po yung ating ipagpapatuloy sa araw na ito. And of course, ay nais ko munang batiin po lahat na ating mga kababayan mula po sa anumang panig ng daigdig kayo naroon. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. Kumusta po kayo dyan? Kung kami naman pong tatanungin nyo sa aming kinalalagyan dito po sa lungsod ng Las Piñas, well, kami po ay mabuting-mabuti sa biyaya po ng Diyos sa atin. And of course, hindi po natin kakaligtaan ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila. Isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa inyo lahat. And I'm so thankful that you are able to join me once again. Purihin po ang Panginoon dahil tayo po muli nagsama-sama sa isa na namang edisyon ng ating programa. At sa loob po ng halos isang oras ay samahan niyo po at pag-usapan natin at pag-aralan po natin at patuloy po tayong mamangha sa nananaganang biyaya sa atin ng Diyos na sadyang mapagpalaya. And of course, sa gabi pong ito ay gusto rin natin batiin lahat ng ating mga kaibigan. Kung kayo po ay first time na napadako po sa ating programa, well, I believe hindi po ito aksidente. Ito po ay nilayo ng Diyos, and praise God, kayo po ay finally ay tumugon sa paanyaya ng inyong mga kaibigan. So purihin po ang Panginoon. Yes, salamat sa Panginoon, kayo po ay tumugon na sa paanyaya marahil kayo po ay naitag. Sino po dito yung mga naitag or mga nayakag? At yun nga, sa matagal na panahon ay talagang kayo po ay pumayag na. And I'm so sure kayo po ay mapapagpala sa inyong mga mapapakinggan, mapapanood at sa inyong mga mapapag-aralan. Ito po ay sa biyaya po ng Diyos. Nais po namin na tayo po ay mapagpala at mapagyaman ang ating kaluluwa para lalo po nating maranasan ang nananaganang biyaya at kapayapaan. Ito po ay sa pamamagitan ng ating pong pagkakilala ng malaliman sa Diyos. Ano ba yung tinitibok ng puso ng Diyos? At syempre pa sa pagkaunawa po natin sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. And of course, if you're watching on Facebook, please don't forget to like and follow us sa ating Facebook page. And this is Solution, S-O-U-L-U-T-I-O-N with Laverne Ducot. And once again, that's me. Ako pong inyong kaibigan na patuloy po kayong sasamahan at makakasama po mula ngayon hanggang mamaya. And kung kayo naman po ay nanonood via our YouTube channel, please don't forget to LSS. Like, share, and subscribe. At ako kayo po ay napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, sa ating mga tinatalakay, please paki-share yung ating programa nang sa gayon mas marami pa po ang mapagpala sa kanilang mga malalaman, mga kapahayagan mula po sa ating mga pinag-uusapan. And kung hindi pa po kayo nagla-like sa ating programa or nag-subscribe, please consider subscribing. Nang sa gayon, kayo po ay kasakasama namin at alam niyo po yung mga latest sa ating programa. And please don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode para sabay-sabay po tayong napapaalalahanan. Uy, Solution na pala. At sabay-sabay po tayong matuto kahit man lang sa loob ng ilang minuto. Medyo matagal na minuto. Pero tinitiyak ko po sa inyo sa biyaya ng Diyos makapagpala po kayo talaga. And of course, tonight pag-uusapan po natin, still tayo po ay nasa ikalimang item na po ng Armor of God, which is the Helmet of Salvation. But tonight, nasa ikalawang
bahagi na po tayo. Kaya The Helmet of Salvation Part 2. Kaya tawagin niyo na po inyong mga kaibigan, mga kakilala at mga kapamilya at pag-usapan po natin ano ba ang significance po ng Helmet of Salvation. And of course, sa atin pong pagpapatuloy, ay sasagutin po natin ang katanungan ito. Ang atin bang kaligtasan ay nananatili o pwedeng mawala at mabawi? So ano po sa inyong pakiwari? Ano po inyong mga damdamin? Ugnay po sa ating katanungan ito. Maaari nyo po ilagay sa ating comment section dahil gusto po naming marinig at malaman ang inyong mga saloobin, damdamin, mga punto de vista, inyong mga pananaw. Muli po sa ating katanungan na ang atin bang kaligtasan ay nananatili o pwede po itong mawala at mabawi? Ano sa iyong pakiwari? So ilagay na po sa ating comment section at tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Dito lang yan sa Solution. Of course, with me, the Brinduhon. Gaya po ng pangako sa inyo kahapon, atin po ipagpapatuloy ang ating pag-uusap ugnay po sa The Helmet of Salvation. But this time, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na. Kaya po ang ating episode for tonight ay The Helmet of Salvation Part 2. So, ikalawang bahagi na po tayo kasi gaya po na sinabi ko kanina, napakarami pong kapahayagan sa atin ng Diyos. Na gusto po ng Diyos tayo po ay may matibay na paninindigan sa ating tinatayuan. At nauunawaan po natin ang mga katotohanan ito. So, patuloy po natin pag-uusapan at praise God. Sa nakalipas na araw ay napag-usapan na po natin ang iba pang mga baluti ng Diyos na inilaan niya na po sa atin. Kung hindi pa po ninyo napapanood ang mga nakalipas na episode, well, I encourage you, please, pakibalikan po yung ating mga nakalipas na episode. Ang sa gayon ay patuloy po nating maunawaan at mamangha po tayo sa napakaganda pong kapahayagan kung bakit po naisin ng Diyos na ipasuot sa atin ang kanya pong mismong armor. Isipin nyo, napakadakila po ng Diyos at sadyang napakamapagmahal po sa kanya mga minamahal na anak. Kasi pwede naman po siyang magpagawa na lang na ating mga sarili-sarili mga armor. Pero mas minabuti po niya yung kanyang mismo armor ang ipasuot po sa atin bilang pananggalan, proteksyon at panlaban sa anumang banta at pakana at atake ng Diablo laban po sa atin. Di po ba? Doon pa lang talaga namang nakakakilig na ang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Yung mismong baluti niya ang naisin niyang ipasuot po sa atin. So ito po ay available na through the finished work of Christ on the cross. Because we still live in this fallen world. Napaka masalimuot po at napakasama po na naghahari sa mundong ito ang kalaban ng Diablo. So naisin po ng Diyos, isuot po natin ito. Nang sa gayon, wala pong kapangyarihan ang kalaban. Well, basically, wala naman talaga siyang kapangyarihan para hindi po mag-penetrate yung kanyang mga kasinungalingan laban po sa atin. Kaya po, kinakailangan natin isuot ang baluti ng Diyos na inilaan po sa atin. Na, inilaan po. Ibig sabihin, nandyan na, available na. So all you have to do, isuot po natin. Paano po natin isusuot? Una sa lahat, unawain po natin. At ito po yung ginagawa natin sa ating Bible study online. Inaalam po natin isa-isa and then nakikita natin, nauunawaan po natin yung significance ng bawat item ng baluti po ng Diyos. Of course, para po ito ay pananggalan, proteksyon at panlaban sa anumang banta, pakana at atake ng kalaban laban po sa atin. Sabi po ng Ephesians chapter 6 verses 10 to 11, dito po muna tayo magsimula ang ating pag-aaral. Finally, my brethren, kinakausap po dito ang mga mananampalataya. Be strong in the Lord and in the power of His might. So paano po tayo magiging matibay at malakas sa Panginoon? Meron pong paanyaya sa atin at paalaala ang verse 11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So bilang mga anak ng Diyos, talaga palang kinakailangan po natin isuot po ang mga baluting ito. Amen. Na available na mga kapatid ha. Ito po ay kinakailangan lamang po nating maunawaan. Nang sa gayon, makita natin yung mga benefit ng bawat piraso po ng baluti na ating pinag-uusapan. Now, sa buhay po natin, gaya po ng paalaala ko nito, mga nakalipas na araw, para tayo po yung maibsan yung mga kabigatan sa buhay. Kung meron po kayong mga masasalimuot na kinakaharap sa ngayon, marahil meron kong mga taong nagagalit po sa inyo. Meron kayong mga kaibigan na talaga namang magkaroon po kayo ng tampuhan or meron kayong mga hindi pagkakaunawaan ng inyong mga takilala before dahil po sa politika bilang mga mananampalataya. Naisin po ng Diyos na ipaalala po sa atin in verse 12 na ang mga pagkakagalit pong ito, mga tampuhang ito, mga kaguluhang ito sa ating pakikipagrelasyon sa ibang tao ay
ito po ay huwag nating gawing personal. Ibig sabihin, huwag po nating gawing away po ito na isipin natin na, naku, itong taong to, grabe kong banatan ako. Itong taong ito, parang wala kaming pinagsamaan. Hindi po dapat ganun. Bilang mga mananampalataya, dahil dapat po malinaw sa atin na ang nasa likod po ng mga masalimuot na ating mga kinakaharap na ito, na marahil kayo po ay nasasangkot sa tampuhan or pagkakagalit or gusot na inyong mga kaibigan, ang nasa likod po nito, basically, ay ang kalaban. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng verse 12. Still, nasa ano pa rin po tayo, Ephesians chapter 6. At basahin po natin this time. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So dapat malinaw po sa atin ito na ang kalaban po natin, hindi po yung mga tao. And the more po na nauunawaan po natin na katotohanan ito, hindi natin pinipersonal yung ating mga kaibigan o yung mga dati nating kaibigan na ngayon po ay nanggagalaiti na sa atin. And that's why verse 13 is telling us, therefore, take up the whole armor of God. Why? This is the reason. That you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand. Take note, yung pong evil day na atin pong marahil na kinakaharap ay in singular form, evil day, hindi po evil days. So ibig sabihin, maigsing panahon lamang po ito. Amen. So the more po natin nauunawaan po ito, di ba? Mas gumagaan po yung ating mga buhay. And of course, bilang pagbabalik na po sa ating mga pinag-uusapan ay magkaroon tayo ng quick review. Ilan po ang kabuuan ng the armor of God? Pakilagay po sa ating comment section. Kasi po bilang nag-aaral, di ba? Kinakailangan po natin balik-balikan. So ilan po ito lahat-lahat? Tama, 7. Meron ba nagsulat ng 7? Yan. Congratulations, tama po kayo. Because this is the armor of God. Kasi po ang number 7, it's the number of God. Hindi po 6. Kasi pakaraniwan, ang turo po ng karamihan ay 6 lang daw po ang baluti ng Diyos according to Ephesians chapter 6 verses 14 until 18. Namimiss po nila yung isa, yung pang 7. So 7 po itong lahat because hindi naman sinasabing armor of man. It's the armor of God. And that's why I believe hindi naman po nagkataon bakit sa 7 dahil ang number 7 po, it's the number of completion. Number 7, number po ng Diyos yun. Amen. So isa-isahin po natin ang 7 ito. At ang first 5 po dito, as we all know, and I believe you know by this time, ay defensive. Pag pinag-usapan po natin defensive, ibig sabihin, ito po ay pananggalan at protection natin laban po sa mga banta, atake, at pakanan ng kalaban. So isa-isahin po natin. Na I'm so sure, alam niyo po ito. Pwede po bang pakisulat sa inyong mga, sa ating comment section at sa ganyan ay hindi po natin nakakaligtaan. So dito tayo, number 1, what is number 1? Belt of truth. Number 2, the breastplate of righteousness. Number 3, the gospel of peace. Number 4, the shield of faith. And of course, number 5, ay ito po yung the helmet of salvation na sinimulan po natin na pag-usapan kahapon. Na napakaganda po ng makakatotohanan po dito. Kaya kinakailangan natin isuot po ito para defense po natin ito sa anumang pakana, banta at atake ng kalaban-laban po sa atin. So yung first 5 ay defensive. Ibig sabihin pananggalan at protection po natin laban sa atake ng kalaban. Now, yung remaining 2, ito naman po ay offensive. Pag sinabi natin offensive, ito naman po yung panlaban natin sa pakana at banta at atake ng kalaban-laban po sa atin. Ano-ano po itong dalawang itong natitira? Natatalakayan po natin sa mga araw na daraan. Well, of course, number 6 is the sword of the Spirit and number 7, praying in the Spirit. Which is itong part na to ang nakakaligtaan po ng maraming mga mananampalataya. Pero no worries dahil pag-uusapan po natin ito sa darating na panahon. Amen. So dito na tayo, helmet of salvation. But this time, nasa part 2 na po tayo. Kasi ang ganda po talagang pinag-uusapan. Now, bilang pagbabalik na sa mga pinag-uusapan natin kahapon, bakit po kaya helmet of salvation? Because I strongly believe na iniingatan po dito yung ating mga ulo. Bakit pong ulo? Because sa ulo po natin, narito yung ating isipan, which is the main faculty of our soul. Ngayon, ano pa ba yung mga faculties ng ating soul? Nandito po yung ating damdamin at ang ating kalooban. Kasi kung ano man po yung ating mga ipinapasok sa ating isipan, which is once again, the main faculty of the soul. Aba, ito po ay dadaloy. At magkakaroon po ng epekto sa ating damdamin at sa ating kalooban. Kung yan po ay mabubuting mga thoughts sa ating mga ipinapasok, of course, ito po ay magkakaroon ng domino effect. Magkakaroon po ng kagalakan sa ating mga damdamin at tayo po ay magpapasya ng mga mabubuting pagpapasya sa buhay. At ito po ay magkakaroon
ng magandang manifestation sa ating mga physical bodies. Kaya pala ikaw ay nakasmile sa ngayon. Pero kapag kayo po'y tumatanggap ng mga masasamang mga balita, aba, delikado po ito. Hindi po natin suot yung helmet of salvation. Now, saan po tayo pinoprotektahan ng Diyos? Sa konteksto po natin pinag-uusapan. Since ito po ay salvation, eh dapat po pinahawahan natin na ang atin pong kaligtasan, kailanman hindi po ito pwedeng mawala at mabawi. Dahil ito po ay sadyang mananatili at ito po yung pag-uusapan natin sa araw pong ito. Now, let me give you an illustration. Halimbawa, kayo po ay nagbibisikleta or nagbabike. Bakit po kinakailangan nating magsuot ng helmet? Ako, pag nagbabike po ako, nag-helmet ako. Kasi, if in case kayo po ay sumemplang, bumagsak, gaya po natin bilang mga mananampalataya, hindi po mababagok yung ating mga ulo. Kung humampas man yan sa kalsada. Ganyan din po tayo. Kapag tayo po bilang mga mananampalataya, ay pamisa-misan bumabagsak, nagkakasala, hindi po nababagok yung ating ulo at hindi po natin nakakaligtaan na tayo pa rin po ay ligtas. Because ang atin pong salvation, hindi po nakabase sa ating mga ginawa. Amen? Ito po ay nakabase sa mga ginawa at mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Remember, Ephesians chapter 2, verses 8-9, diba? For we have been saved by grace through faith, not of ourselves. So wala po tayong iniambag. It is the gift of God. Ito po'y kaloob sa atin na regalo ng Diyos. Verse 9 tells us, not of works. So, ibig sabihin, wala tayong pinagtrabahuhan and that's why wala po tayong pwedeng ipagmayabang. So, wala tayo talagang iniambag. So, the more po na naunawaan po natin ang katotohanan ito, you are wearing the helmet of salvation. Gayun din po pag nasa construction site kayo. Meron po mga nagbabagsakan mula sa itaas ng mga debris. Protektado po yung ulo natin. So tayo rin po, kapag tayo po lumalakad sa mundong ito, meron tayong mga napapakinggan na animo'y galing po mga mensahe sa langit, nagbabagsak sa ating mga ulo. Pero ang mensahe pong ito ay kasinungalingan ng Diablo na nawawala daw po yung ating mga kaligtasan. Kapag ito po'y napapakinggan natin, eh suot mo yung helmet ng kaligtasan, hindi po kayo apektado. Hindi po kayo nagkakaroon po ng mga second thoughts. Hindi po. Kasi matibay po sa inyo, dahil suot-suot mo ang helmet ng kaligtasan, kahit napakinggan mo pa si pastor na kilalang kilala o sino mang bishop yan o evangelist na marahil matagal na at kilala na, prominado na yung pangalan niya, pero kahit nagbabanggit siya na ang kaligtasan mo ay mawawala, eh ikaw ay matibay mong suot-suot ang itong matibay na helmet ng kaligtasan, hindi po kayo maapektuhan at hindi po maapektuhan ang inyong isipan, which is, once again, the main faculty of your soul. So wala pong epekto, masamang epekto ito sa inyong damdamin at sa inyong kalooban. At patuloy pa rin po kayong punong-puno ng pag-asa. At ito po ay nakikita at naihahayag ng inyong mga physical na katawan. Kaya po tayo nakakasmile. Amen. Ito po ang kaibahan ng mga mananampalataya nasa biyaya at suot-suot ang helmet ng kaligtasan. Basahin po natin ang Ephesians chapter 6, verse 17. And take the helmet of salvation. Since nasa topic po tayo, ng helmet of salvation, ay sagutin po natin once again ang tanong na ito na tinanong ko na po sa inyo kanina pa. At maraming salamat sa mga tumugon sa ating katanungan. Now, ang atin pong katanungan, once again, ang atin bang kaligtasan ay nananatili o pwedeng mawala o mabawi? Ano sa inyong pakiwari? Well, gusto po namin malaman ang iyong mga pakiwari, mga damdamin sa loobin, punto de vista or punto de vista. Espanyol yun eh. Gusto namin malaman ano po ang inyong paniniwala. Well, kung kayo po ay naniniwalang nawawala ang inyong kaligtasan, I suggest panoorin niyo po ng buo yung ating episode tonight kasi po para mabalansi po ninyo, makita po ninyo. And I'll be giving you verses upon verses bilang patunay at alamin po natin kung ito ba ay nananatili sa atin bilang mga mananampalataya o pwedeng mawala o mabawi. So alamin po natin, now, can a believer loses salvation? Maganda pong episode natin ito for tonight. Of course, tayo po ay still with the helmet of salvation, but this time part 2 na po tayo. Na kung patuloy po kayo naniniwala na pwede pong mawala o mabawi ang inyong kaligtasan kasi sa paniniwalang kayo po ay marahil inabutan ng kamatayan at kayo po ay nagkasala, ito po yung pangkaraniwang kinatatakutan ng mga mananampalataya. Kapag kayo po ay inabutan ng inyong mga maling ginawa at kayo po ay namatay, naku, delikado. Pwedeng mawala at mabawi ang inyong kaligtasan. Now, kung ito po inyong pinapaniwalaan, dapat po hindi natin ibinabahagi ang John chapter 3 verse 16, which I believe, alam po ng bawat isa po sa atin ito, lalo tigit ang mga mananampalataya. Kahit nga hindi mga mananampalataya,
kabisado po ito ng bawat isa sa atin. Now, basahin po natin, what is John 3:16? Sabay-sabay po tayo. Sige, sabayan niyo po ako. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. So kung sino man daw po ang manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay hindi mapapahamak bagkos ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Dahil ito po ang patunay na sadyang mahal na mahal tayo ng Diyos. Nandun po yung word na so, which means indeed, no doubt, for God so loved the world. Ibig sabihin tayo po yun. So ano po ibig sabihin po ng talatang ito? Kasi kung mawawala po ang inyong kaligtasan, sana sinabi na lang po ng Panginoon na ganito, that whoever believes in Him should not perish but have temporal life. But if you have noticed, yung pong word dito na everlasting, alamin po natin ang ibig sabihin po nito sa wikang Griego. Bakit wikang Griego laging binabalikan mo, Pastor? Kasi the New Testament was written in Greek. So alamin po natin yung original pong pagkakasulat. At sa wikang Griego, ang word po na everlasting, it's aionios, which means eternal, forever, perpetual. So walang katapusan. Now sabi pa ng talata, that whoever believes in Him should not perish. Hindi po talaga mapapahama. Now kung mawawala po ang kaligtasan inyo, pwede po itong mabawi. E di ibig sabihin, mapapahamak po kayo. Now if yung inyong pinapaniwalahan ay totoo, at yan po ang inyong katotohanan na pinahahawahan, ibig sabihin, sinungaling po ang John 3:16. Doon pa lang tayo sa that whoever believes in Him, in Jesus, should not perish. Sabi doon, hindi mapapahamak. Pero sabi nyo, mawawala ang kaligtasan po ninyo. So, mapapahamak pa rin kayo. And then, dito pa rin, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And everlasting, it's aionios in Greek, which means, once again, forever, perpetual, eternal. So, walang katapusan. Hindi po sinabi ng Panginoon na temporal life, everlasting life. Because, gusto ko pong ipaalam po sa atin, ang atin pong kaligtasan, ito po ay napaka basic and yet it's powerful. Hindi po ito gantimpala. Ito po ay biyaya. Kasi akala po ng maraming tao, ang atin pong kaligtasan ay gantimpala. Pag sinabi natin gantimpala, ginantihan po tayo ng pagpapala. Ibig sabihin, meron tayong ginawa. Marahil pagsunod sa Diyos, pagiging matapat mo sa Diyos. So meron kang ginawa. Meron kang iniambag sa Diyos. Ngayon, dahil meron kang ginawa, igagantihan po ito ng Diyos ng pagpapala. Ang tawag po dito ay gantimpala. So ibig sabihin, meron kang iniambag. At ito naman po itatapatan ng Diyos ng kanyang pagpapala. Sa English, ito po ay tinatawag na reward. Pero ang kaligtasan po natin, hindi po ito reward, hindi po ito gantimpala. Wala nga po tayong iniambag, wala tayong ginawa. At kaya hindi naman po tayo ginantihan ng pagpapala ng Diyos. Ang atin pong kaligtasan, basically, ito po ay biyaya. Ibig sabihin, wala po tayong ginawa, wala kang iniambag. Ito po ay kusang ibinigay po sa atin ng Diyos bilang isang regalo o kaloob. Hindi po natin pinagtrabahuhan. Kaya nga po, wala po tayong maipagyayabang. Ang ibig sabihin po ng biyaya, of course, sa English ay grace. Undeserved, hindi tayo karapat. Dapat, of course, unmerited favor. So, ibig sabihin, nakamit po natin ito not because tayo ay mabuti, or mabait, or masunurin, or tapat sa Diyos. Hindi po, kaya po siya ay unmerited favor. And of course, unearned. Ano ibig sabihin unearned favor? Hindi po natin pinagbayaran at hindi po natin ito binili. So, ibig sabihin, muli po pagbiyaya, ito po ay wala tayong iniambag at wala po tayong tinrabaho. Ito po ay kusang loob na ibinigay sa atin ng Diyos bilang kanyang kaloob or regalo. Now, ano pong ginagawa nyo sa regalo? First of all, ako palagi ang ko po itong ipinapaalala sa atin, 'di ba? You must believe. Ah, sa akin ba 'yan, Panginoon? Then you say thank you. And of course, receive it and use it para natutuwa naman po yung nagbigay. Amen. And the more po na ginagamit mo itong ibinigay sa iyo nung nagbigay, hindi po ba nagbibigay ng kagalahan ito sa atin? Gaya po nitong aking tab na kagaya po nung sinabi ko nitong mga nakalipas na araw, ito po ay regalo po sa inyong lingkod. At talagang ginagamit ko po talagang napahalaking tulong po nito sa ating programa. Now, I believe na nanonood po yung nagbigay. And thank you, kapatid. Now, paano ko po pinapasalamatan yung kapatid nating nagbigay at nagpala po sa akin itong tab na ito? Of course, ito po ay biyaya na nagmula sa Diyos.
ginagamit ko po siya. And I'm so sure, kapag nakikita po niyang gamit-gamit ko yung kanyang ibinigay sa aking regalo, ay nagbibigay po ito ng kagalakan sa kanya bilang nagbigay. Di ba? Ganun din po ang Diyos. So, basahin po natin, bilang patunay na ang atin pong kaligtasan ay hindi po gantimpala. Ito po ay biyaya. Come on, say this with me. Biyaya. Pwede po bang pakilagyan natin sa ating comment section, ang aking kaligtasan ay biyaya at hindi gantimpala. Ephesians chapter 2 verses 8 until 9. For by grace we have been saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest anyone should boast. Now, paano po natin malalaman na ang tunay pong tao, kung siya po ay born again, tunay na ligtas? Alam nyo, napakabuti po ng Diyos, hindi po tayo manghuhula bilang mga mananampalataya. Of course, nais ko pong makita natin ang katotohanan ito na tingnan po natin, magkaroon po tayo ng personal assessment at malaman natin, ako ba ay tunay na isang ligtas na? Kasi kung kayo po ay ligtas na, meron po mga manifestations po ito na ipinapaalam po sa atin ng Diyos. So, hindi po tayo mangangapa sa dilim at alamin, ako ba ay ligtas talaga? Paano ko malalaman? Meron pong maganda pong panuntunan ng Diyos para ma-assess po natin ang ating mga sarili. Huwag nyo na lang i-assess yung ibang tao kasi magiging judgmental po tayo. Diba? Sabi nga na isang programa, bawal ang judgmental. Hindi mo natin ginagawa yan. So, magkaroon po tayo ng personal assessment. Paano natin malalaman kung tayo po ay tunay na ligtas? At yung kaligtasan po natin ay hindi po ito pwedeng mawala at mabawi dahil ito po ay mananatili. Dahil ito po ay biyaya sa atin. Hindi po tayong may kagagawaan kung bakit tayo po ay naligtas. Ito po ay wala pong kinalaman ang anumang pag-aambag na ginawa natin. Ito po ay regalo mula sa Diyos. Sabi ng verse 8, di ba? Ng Ephesians chapter 2. At sabi naman ng verse 9, ito po ay hindi bunga na ating pagtatrabaho, kaya wala po tayong maipagyayabang. Now, sabi ng verse 10, ito po ang magandang panuntunan natin kung paano natin mai-assess kung tunay ba tayong mga ligtas bilang mga mananampalataya. So, ito po ay napakaganda pong patunay at malalaman natin, ligtas nga ako. Basahin po natin Ephesians chapter 2 verse 10 this time. For we, sino yung we dito? Mga mananampalataya, mga born again Christian. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus for what? For good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So tayo po bilang mga mananampalataya, kapag nakikitaan po natin ating mga sarili, yung bunga na ating kaligtasan, ano po yung bunga na ating kaligtasan? Well, ito po yung mga kapahayagan. Ito na yung ating bagong kalikasan. Tayo po ay nag-i-enjoy sa paggawa ng mabubuti sa ating mga kapwa. So once again, ito po ay bunga na ating kaligtasan. Ito po yung fruit na ating salvation. Hindi po ito root. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Hindi po. Ito po ay fruit na. Ito ay bunga na ng ating kaligtasan. Kaya po, nawiwili tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So, ibig sabihin, bilang mga binago na at mga ligtas na, dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus, tayo po ay nanampalataya sa biyaya na laan sa atin ng Diyos, aba tayo po ay hindi na nanduloko ng kapwa, hindi ka nang gagansyo. Kung meron po kayong business, naisin mo ang pinakamabubuti para sa kapwa mo. So, hindi po tayo naging sanhi na kaguluhan. At syempre pa, naisin din po natin ang pinakamabubuti para sa Diyos. Ano po iyon? Pwedeng kayo po ay kabalikat na isang gawain sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi po kayo humahad lang na hindi po maipakalat ang salita ng Diyos. Hindi po tayo yun. Ang bago mong kalikasan, talaga namang enjoy na enjoy ka sa paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa at sa iyong amang Diyos sa langit na iyong sinasamba. So ito po ay bunga at bilang mga patutuo, mga patunay, kapahayagan ng inyong kaligtasan. Nagbubunga po inyong kaligtasan. So gumagawa ka na mabuti sa ngayon dahil alam mong ikaw ay ligtas na. At dahil ito nga po ang iyong talaga namang kinaaaliwang ginagawa. Unlike before, tayo po inaaaliw sa paggawa ng kasalanan. Tuloy-tuloy sa paggawa ng kasalanan. Pero ngayon po, hindi na. Bagaman may mga pagkakataon, tayo po bumabagsak, nagkakamali, nagkakasala, pero tumatayo po tayo kaagad kasi hindi na po tayo nagpapatuloy pa sa kasalanan. Sabi nga ng Romans chapter 6 verse 2, kasi hindi na po tayo ang dating ikaw. Patay na po tayo sa mga kasalanan natin. Ngayon po, nag-i-enjoy tayo sa paggawa ng kabutihan, once again, sa ating kapwa at sa ating Diyos na sinasamba, ang ating mapagmahal na Ama sa Langit. So once again, basahin po natin ang Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared
beforehand that we should walk in them. So ito po yung ating daan ng nilalakaran sa ngayon. Kasi nga, meron na po tayong bagong kalikasan. Because we are now in Christ Jesus. Now, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-uusapan. At dahil po sa katotohanan ito, kapag nakikitaan po natin ating mga sarili ng mga kapahayagan ng mga pagbabagong ito, nakikita mo dati, ang gulo ng buhay mo, pero ngayon, gustong-gusto mo gumagawa ng kabutihan sa Diyos at saka sa iyong kapwa, kasi nga ito po ay bunga ng iyong kaligtasan, ito po ang pag-asa na naghahatid sa atin sa bawat umaga. Napapansin mo na ikaw ay punong-puno ng kagalahan, kapahingahan, at kapayapaan, even though meron po tayong kinakaharap na pandemya sa kasalukuyan. Pero, hindi po ito balakid sa iyong daan. Actually, ang mata mo ay na sa hinaharap. Kasi meron po tayong pagkaunawa na tiyak po na pawang mabubuting bagay lamang po ating mararanasan. Ito po ay bunga na ating kaligtasan. If you still remember yung pinag-usapan natin kahapon, ang kaligtasan po, ang coverage, ay hindi lamang po yung tayo po ay naligtas mula sa impyerno patungo sa langit. Kasama rin po dito yung ating pang-araw-araw na buhay at kabuhayan. Ganun po katindi ang coverage ng kaligtasan na inilaan na po sa atin ng Diyos. Dahil po yung word po na salvation in Greek, it's soteria. Ano po ang sakop po nito? Ano yung coverage ng soteria? It means wholeness. Amen! Preservation. From what? Mula po sa mga atake at banta ng kalaban. Plus of course, nandyan pa yung health, whole being, and of course, wealth o yung prosperity. So, sobrang napakaganda po ng ginawa ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, basahin po natin ang patunay po dito na talagang meron po tayong inaasahan ng maganda sa hinaharap. At ito po lagi ang laman ng ating isipan. 1 Thessalonians 5, verse 8, but let us, yung us po dito tayo, mga mananampalataya, who are of the day, be sober. So tayo po mga naniniwala sa napakagandang pangako sa atin ng Diyos. Sa kasalukuyan at sa hinaharap, tayo po yung mga taong chill, sober, relaxed. Amen. Sabihan nyo nga po yung katabi nyo, chill, relax. So tayo po yung binabanggit dito. Let's continue to read the 1 Thessalonians 5:8. Putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, isuot daw po natin to, yung ating hope of salvation. So as a helmet, isuot natin ito bilang ating pag-asa na ating kaligtasan. So ibig sabihin, kaya natin suot-suot yung helmet na ating kaligtasan kasi nga po naniniwala tayo na sadyang nananatili po yung ating kaligtasan. At hindi po ito mawawala at hindi po ito kailanman mababawi. Nino man, mula po sa atin. So 1 Thessalonians 5 verse 8, napakaganda pong paalaala na kung bakit po ipinapasuot sa atin ng Diyos ang kanyang armor na ito, helmet, dahil ito po ang ating hope or pag-asa ng ating kaligtasan. Take note po yung word dito na hope na pinag-usapan natin kahapon. Konting pagbabalik tanaw lang. Let us, who are of the day, be sober, putting the breastplate of faith and love and as a helmet, the hope, which is elpis in Greek. Ano po ibig sabihin ng elpis? Expectation of what is sure and certain. So yung atin pong salvation, you have to expect na yung ating salvation ay sure and certain. Hindi po tayo kagaya ng ibang mga tao na pag pinag-uusapan ng kaligtasan, sa tingin mo ligtas ka? Well, I hope. Hindi po ito yung hope na pinag-uusapan natin. Pag sinabing hope, biblical hope, yung word na elpis in Greek, ibig sabihin, we are so certain. We have this expectation of what is sure. Amen. So, hindi tayo nangangapa sa dilim. Kapag tinatanong po tayo ng ating mga kapwa mananampalataya, sa tingin mo, kapatid, ligtas ka? Hindi po tayong tipong, eh, hindi ko sure. Kaya po pinag-uusapan din ng rapture. Natatakot. Hindi po. We have this expectation of what is sure and certain. Now, ang salita pong hope, napakaganda in this passage, which is once again, elpis in Greek. Now, ito po ang biblical definition. Ibibigay ko po sa inyo. Ano yung biblical definition ng word na hope? Talaga namang, talagang mamamangha po kayo sa kabutihan ng Diyos at magkakaroon kayo talagang kagalahan dahil meron pala tayong matibay na pag-asang pinahahawakan. Hindi po tayo umaasa lang. Hindi tayo nagwi-wish. Hindi, Lord, sana. Hindi po tayo ganun. Sana kalooban ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos na meron po kayong katiyahan sa inyong hinaharap at sa kasalukuyan. Biblical hope, ito po ang ibig sabihin. Ito po yung definitions. Expectation of what is sure, certain. Number two, definition. Confident expectation of what God has promised and its strength is in His faithfulness. Kung bakit po tayo naniniwala at nananampalataya, it's because alam po natin na meron tayong Diyos na faithful, matapat.
So yun ang ating basihan. Matapat po ang Diyos. Hindi lang siya basta matapat, dakila po ang kanyang katapatan. Amen. Third meaning po ng hope, biblical hope, positive expectation of good. So ito po yung ating pinanghahawakan. Kaya po ang atin pong salvation, ang atin pong hope, kaya natin sutsot yung helmet na ito, ay may katiyakan. Pakisabi nga po, may katiyakan. Hindi po tayo nanganganib. Hindi yung tipong nakabase kasi sa inyong mga ginagawa. Kaya ang thinking na maraming tao, nako, ang kaligtasan, hindi pwedeng manatili yan, pwedeng mawala at pwedeng mabawi dahil sa inyong mga kasalanan. No, no. God's grace and God's salvation is greater than sin. Come on, please pakilagay po sa ating comment section. God's grace and God's salvation is greater than sin. Mas makapangyarihan po ang pagliligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya nga po niya ibinigay sa atin ang kanyang biyaya, ang ating Panginoong Hesukristo mismo. At dahil po sa ating pagtangkilik po sa paanyaya ng Diyos na atin pong kilalanin ang kanyang biyaya, tayo po inangaligtas. Ano lamang po yung ating ginawa? Or pwedeng hindi natin ginawa. Actually, ang nagbigay pa rin po sa atin ng pananampalataya ay ang Diyos pa. Wow! So, ang atin pong kaligtasan ay hindi talaga pwedeng babawi. Ito po ay nananatili, magpakailanman. Now, once again, ang ganda po ng biblical definition ng hope. Expectation of what is sure and certain. Number two, confident expectation of what God has promised. And its strength, yung lakas daw po nito, is in His faithfulness. So, yung ating lakas, o yung lakas po nung pangako ng Diyos ay nasa kanyang katapatan. Wow! Ang katapatan po, once again, ng Diyos, hindi lamang po basta-basta tapat. Ito po ay dakila at tapat. Kaya nga, dakila po ang kanyang katapatan. And number three, third meaning po ng hope, biblical hope, is positive expectation of good. Now, para po mapagyaman natin ang mga katotohanan ito at makita po natin kung gaano po ka-safe and secure ang ating kaligtasan dahil meron pong humahawak na ating kaligtasan, alamin natin kung sino. Kaya po talagang naisin ko po at panalangin po namin sa pamagitan ng ating programa bilang mga mananampalataya, hindi po kayo gigewang-gewang sa inyong mga pinapaniwalaan. Na marami po kasing turo sa ngayon na sinasabi po nila, even mga mega churches today, sinasabi nila pwedeng mawala at mabawi ang inyong kaligtasan. Well, papatunayan po sa inyo ng salita ng Diyos. Bibigyan ko po kayo ng ilang verses pa lang, pero may hihimay-mayin tayo isang makapangyarihang verse na talagang dito pa lang mamamanghana po kayo sa napakagandang kapahayagan sa atin ng Diyos. So simulan po natin ang pag-aaral na ito at malaman po natin, really, we are safe and secure. Kanino? Kanino mga kamay? Alamin po natin. So this time, basahin naman po natin ang John chapter 10, verse 27. Ito po ay nagmula mismo, ang talatang ito ay mula sa malambing at malambyos na tinig at labi ng ating Panginoong Hesukristo. So isipin po natin, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi po nito. Ha? Basahin po natin, verse 27 ng John chapter 10, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Wow! So sino-sino po itong tinutukoy na mga sheep? So himay-mayin po natin ang sinasabi po ng verse 27. So ito yung tinutukoy niyang mga tupa. Sino-sino po sila? Tayo po itong mga mananampalataya. Mga mananampalataya nakikinig sa tinig na ating Panginoong Hesukristo. Ang maganda pa dito, kilala niya tayo. Wow! Kilala tayo na ating Panginoon. Dahil tayo po ay nakikinig sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Ito po ang sabi ng verse 27. So, maging established na po tayo na tayo po yung tinutukoy dito ng mga tupa, mga mananampalataya. Muli po, sino-sino itong mga tupa? Tayo po yung mga tupa na nakikinig sa tinig ng ating Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. At dahil tayo nga po isumusunod sa Kanya. Amen. So this time, lipat tayo sa verse 28. Still with chapter 10 ng John. Basahin po natin at imay-mayin po natin ang napakagandang kapahayagan mula po sa talatang ito at malaman po natin at makonvince po kayo na sadyang ang kaligtasan po natin ay mananatili at nananatili at kailanman hindi po ito mawawala at hindi po ito pwedeng mabawi. So basahin na po natin. John chapter 10 verse 28. "And I give them eternal life." Dito muna tayo sa word na them. "And I give them," sabi ni Jesus, "at binigyan ko sila, at binibigyan ko sila ng eternal life." Sino yung them na tinutukoy po dito? So himay-mayin natin, as promised ha, himay-mayin po natin. So sino po itong them na tinutukoy in this passage, John chapter 10 verse 28?
Yung them po dito, if you go back sa verse 27, ito po yung mga tupa na tinutukoy ng Panginoon. Sino po yung mga tupang ito? Tayo po ito. Mga tupa na nakikinig sa tinig na ating Panginoon at nakikilala ng Panginoon. Sila rin po yung mga sumusunod sa Panginoon. So tayo po ito, mga born again Christian. Mga tumangkilig sa paanyaya sa atin ng Diyos. Kasi tayo po eh, diba? Kilala tayo ng Panginoon. Wow, dun pa lang, panalo na tayo. At tayo po ay sumusunod sa Kanya. Now, have you noticed, dito po sa talatang ito, napakayaman, no? Sabi ng Panginoon, ibinigay daw po niya sa kanyang mga tupa, yung kakaibang uri ng buhay na hindi po kagaya ng buhay na meron po ang mga tao sa mundong ito. Now, ano po ito? Let's read. Tuloy po natin, still with the verse 28 ng chapter 10 ng John. And I give them, yung them po tayo, ha, mga mananampalataya, eternal life. Now, isa-isahin po natin ito sa wikang Griego. Yung wikang eternal, English po ito. Ano po ito sa Greek? Yes, it's aionios. Di ba, pinag-usapan na natin kanina. Ano ibig sabihin ng aionios? Aionios is perpetual, everlasting, forever. Now, yung isang word po dito na bigyan natin ng tuon ay life. Sa wikang Griego po, ang life ay dalawa po, bios, yung the natural life. Well, tayo po bilang mga nilikha ng Diyos, lahat po tayo may bios life, the natural life. Pero ito pong kaibahan nating mga tupa, nakilala na ating Panginoon dahil tayo po ay nakikinig sa Kanya at sa Kanyang tinig, tayo po ay nakikinig at sumusunod sa Kanya, meron po siyang inilaan sa atin. Hindi po basta-basta bios, hindi po basta-basta natural na buhay. Ito po itinuturing sa wikang Griego at kinikilala bilang Zoe. Ano ibig sabihin ng Zoe? It's the God kind of life. It's the divine life of God. So kung pagsasamahin po natin itong two words na ito, eternal, aionios, perpetual, forever life, hindi po na tayo mamamatay because as a believer, we have passed from death unto life. Diba? Ang posture po natin, hindi tayo nakayuko at nanlulumo bagkos tayo po ay diba, nakatingin po, nakatingala dahil punong-puno po tayo ng pinagpalang pag-asa. So tayo po meron po eternal, aionios, perpetual, forever na life. Hindi po basta-basta bios life, hindi natural life. We have the God kind of life. Ibig sabihin, ang banal na espiritu, ang kanyang buhay ay nasa atin po mga espiritu. And that's why nung nanahan po sa ating mga espiritu, ang banal na espiritu, tayo po ay tinuturing ng naipanganak na maguli. Born again. Amen. So bilang mga tao, isinilang na muli, tayo po ito, mga born again Christian, nananatili po sa ating espiritu ang binhi ng Diyos. Kaya nga po ito ay hinding-hindi na mamamatay. Wow! Magpakailanman, ang binhi ng Diyos ay mananatili po sa atin. Ibigay ko lamang po sa inyo ang 1 John chapter 3, verse 9. Whoever has been born of God or born again does not sin. For God's seed, yung his po dito ay God. For God's seed remains in him. Yung him dito tayo mga mananampalataya. And he cannot sin because he has been born of God or born again. Now, take note of the word seed in this passage. Basahin po natin muli. 1 John chapter 3, verse 9. Whoever has been born of God or born again does not sin. For God's seed, yung pong word dito na seed, in Greek. Dito na naman tayo sa Greek. Bakit Greek na naman, Pastor? Because the New Testament was written in Greek. So alamin po natin, ano ibig sabihin dito ng word na seed in Greek? Sperma. Pag sinabing sperma, yung buhay, di ba sa mag-asawa, kapag sila po yung nagtalik, nagkakaroon po ng seed yung babae galing po sa kanyang asawang lalaki. So ibig sabihin, yung buhay ng lalaki nasa sinapupunan ng babae. Ganon din po tayo. Taglay-taglay po natin bilang mga ipinanganak na maguli ang binhi ng Diyos. So ibig sabihin, ang buhay ng Diyos ay nasa sa atin. Kaya hinding-hindi na po tayo mamamatay pa. Wow! So ibig sabihin, yung buhay na meron po tayo sa ngayon, ang buhay ng Diyos, ang buhay na kagaya ng sa Diyos, dahil po ang banal na espiritu ay nananahan sa ating espiritu, remains in Him. Take note, nananatili po ito sa atin. Now, kung nananatili po sa atin ang buhay ng Diyos, mawawala bang kaligtasan mo? It doesn't make sense, hindi po ba? Nasa sa ating sa atin ang binhi ng Diyos sa ating espiritu, mawawala ang kaligtasan mo? Once again, it doesn't make sense. So tuloy po natin. And he cannot sin because he has been born of God. So ito po, nakita natin yung seed. Wow! Nasa sa atin po bilang mga mananampalataya. Kaya pala, meron tayong tinatawag na eternal, forever, perpetual, everlasting,
Zoe, life yung buhay po na meron po ang Diyos. Kasi nga po, nasa sa atin na pong Espiritu, ang banal na Espiritu. Wow! Now, pansinin naman po natin yung word dito na shall. Basahin po natin. Balik po tayo sa John chapter 10, verse 28. And I give them eternal life and they, yung pong they dito, of course, tayo po ito mga mananampalataya, mga tupang nakikinig sa tinig na ating Panginoon. At kilala po itong itong mga tupang ito tayo ng Panginoon dahil tayo nga po yung sumusunod sa Kanya. And they, ito po yung they na tinutukoy. Tayo po ito. They shall. Ano po yung shall? Ito po ay in future tense. Kaya di ba, shall speaks of hope. Kaya po tayo, meron tayong matibay na pinangahawakan sa ating kinabukasan. Dahil po ito po yung ating hope, yung ating helmet. Di ba pa pinag-uusapan na hope? Ito po ay tumutukoy sa ating kinabukasan. So yung shall dito ay tumutukoy sa ating kinabukasan because this is future tense. Wow! So alamin naman po natin kung ano yung mga mangyayari sa ating mga tupa na sabi nga yung mga tupa na kilala ng Panginoon, na mga nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod sa kanya, ano pong mangyayari po sa atin? Wow! Sa hinaharap. Tuloy po natin ang pagbasa still with John chapter 10 verse 28. And I give them eternal life and they shall never perish. So, hindi na po tayo mapapahamak. Ang ganda ng talatang ito. Hindi tayo mapapahamak. Now, let me give you this word, never. Lagay niyo nga po sa inyong, sa ating comment section, never. Alam niyo po ba, napaka-powerful po ng word na ito in Greek? O Greek na naman tayo, Pastor? Eh, syempre nga po. Tayo po ay binabalikan natin, hinihimay-himay po natin ang talatang ito. Of course, the New Testament was written in Greek. So, ano po ibig sabihin ng salitang ito? Sa wikang Griego, never. It's ume. Ano ang ume? Ume, it's a double negative strengthening the denial. It's a double negation. Anong ibig sabihin ng double negation words? For example, certainly not. Sa Tagalog ay hindi. So ibig sabihin, talagang pinakadidiin po ng Panginoon dito. Kasi siya po yung nagsasalita sa verse 28 ng John chapter 10. Hindi kayong mapapahamak. Ano pa ba naman ang gusto nating patunay? Diba? So, ano pang ibig sabihin po ng double negation? Never ever. Pakilagay po sa ating comment section. Never ever. Kung ano pong spelling, bahala na po kayo. Never ever. Certainly not. So, ibig sabihin po ng ume. This is a Greek word. Once again, it's a double negation. Double negative strengthening the denial. Inuulit po ito na salita bilang pagpapatunay na pinagtitibay po yung denial. Sa Tagalog po, hindi kayo mapapahamak. Ume. So, atin pong hope bilang mga tupa na kilala na ating Panginoon Heso Kristo, na nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod sa kanya, atin pong buhay, hindi po talaga tayo mapapahamak. Amen. Bakit? Kasi di ba pinag-usapan natin kahapon, Hebrews 13:5, sabi po mismo ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. And because Jesus lives, we can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because we know who holds our future and life is worth living just because Jesus lives. So ito po yung ating pag-asang buhay na buhay. Amen. So bilang mga anak ng Diyos, ito po dapat natin pinangahawahan. This is biblical hope. We have this positive expectation of good. Why? Nakabase po yung good na ito dahil po sa matibay na katapatan sa atin ng Diyos. Amen. Ang nangako po sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, pakaisipin po natin ang Diyos. Hindi po ito galing sa tao. Kaya po ibahin natin ang Diyos kapag siya po'y nangako, tapat at papanghahawahan. Amen. So atin pong pag-asa ay talagang papanghahawahan natin. Once again, sabi po nung tinatang binasa natin kanina na ume. Ibig sabihin, it's a double negation. Hindi po talaga tayo mapapahamak. Ngayon, kung mawawala po ang inyong kaligtasan, mapapahamak po kayo nun. Now, kung naniniwala po kayo mawawala ang inyong kaligtasan, syempre mapapahamak kayo. So, ibig sabihin, sinungaling po yung talatang ito. Sinungaling po ang ating Panginoon kasi siya po mismo nagsasalita sa verse 28 ng John chapter 10. Now, bilang mga mananampalataya, bilang mga tupa, ito po dapat yung ating LPs. Ano po yung LPs natin? Yung ating hope, yung ating helmet. That's why you have to put on your helmet of salvation. So, ibig sabihin, ano po yung helmet ng salvation? Maitatag po tayo sa katotohanan na sadyang hindi po mawawala at mababawi ang inyong kaligtasan dahil ito po ay sadyang mananatili.
Di ba nagbibigay po ito sa atin ng isang matibay na pag-asa sa hinaharap? Amen. In other words, ito po ay positive expectation of good. Ito po yung ating buhay bilang mga mananampalataya. Now, I have a question for you. Bakit po tayo kailanman ay hindi mapapahamak? Maganda pong pag-usapan natin. Bakit di tayo mapapahamak? Mula po sa passage na ating binabasa at hinihimay-himay, John 10:28. This is the answer. Ito po yung napakamakapangyarihang sagot. Tuloy po natin ang pagbasa at paghimay mula po sa talatang ito. Neither shall any. Ibig sabihin, yung any po dito, in Greek, it's T-I-S, indefinite pronoun. Pag sinabing indefinite pronoun, no gender, it could be any person, any being, anything, pwedeng si Satan, pwedeng mga demons niya, mga minions niya. So anyone, pwede. Pero wala pong kakayahan ng sino man. Now, basahin po natin, what is an indefinite pronoun? Once again, yung pong word dito na any, it's indefinite pronoun. An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing, or amount. Muli po, ang Greek word po na this, ay it could be anyone, any being. Pwede sa Satan, pwede kanyang mga demonyo, or anyone, any person. It could be any gender. So, ibig sabihin, wala po ni isa man ang pwede pong, anong pwedeng gawin sa atin? Basahin po natin tuloy-tuloy. Neither shall any man pluck them out of my hand. Wala daw po ni sino man ang pwedeng makapag-snatch sa kamay na ating Panginoong Hesukristo. Wow! So, pwedeng si Satan, yung tinutukoy dito na any, because it's indefinite pronoun, or pwedeng anybody. Wala pong sino man ang may kakayahan na tayo po ay i-pluck or snatch away from his hand. Now, yung word po dito na pluck, in Greek, it's harpazo. Diba? Sounds familiar? Wala pong pwede makapag-rapture or snatch away from Jesus' hand. Wow! Wala ni sino man. Kahit po si Satanas, wala pong pwede makatanggal po sa ating kinalalagyan, yung ating secured place sa kamay po na ating Panginoon. Wow! So once again, ano po ibig sabihin ng pluck in Greek, harpazo, snatch away, take away by force, catch away or pull. No one, or no man, kahit sino ka pa, hindi mo pwedeng kunin. Walang sino man ang may kakayahan na tayo po ay i-plucked out from Jesus' hand. Ganyan po katibay ang pag-iingat at pagkalinga sa atin ng Panginoong Jesus sa kanyang mga kamay. Kung bakit sigurado po na papanghahawahan natin ating kaligtasan ay mananatili at kailanman hindi po ito pwedeng mawala at mabawi. So tayo po bilang mga anak ng Diyos, ito po yung ating kaligtasan na pinanghahawakan. Amen. Hindi pa man po natin nakikita ang langit sa kasalukuyan kasi nandito po tayo sa lupa, pero inaabangan po natin ito because this is our positive or confident expectation of good na hindi po talaga mawawala at mababawi ang ating kaligtasan bagkos ito po ay mananatili. Now, kung meron po kayong kakilala na mas matindi pa, mas malakas pa sa ating Panginoong Hesukristo, yun ang delikado. Ibig sabihin, pwede pong mawala at mabawi ang ating kaligtasan. Pero sa totoo lang, wala pong mas malakas sa Panginoon. Meron ba kayong kakilala na mas lalakas pa sa Panginoon? Wala akong kakilala. Kaya po talagang secured po yung ating kaligtasan. Ito po ay mananatili at hindi po ito pwedeng mawala at hindi po ito pwedeng mabawi kasi wala na pong lalakas pa sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. But wait, there's more. Di pa po tayo tapos. Meron pang pangako at paalaala po sa atin ang verses 29 until 30 ng John chapter 10. Basahin po natin this time. Dito na tayo. Sa mga susunod na talata, my Father, so binabanggit na po dito na ating Panginoon Jesus, ang kanyang Ama, of course, siya rin po ating Ama sa Langit, ang ating mapagkalinga at mapagmahal na Ama sa Langit, my Father, which gave them to me. So siya po mismo ang nagbigay sa ating Panginoon Hesukristo, is greater than all, and no man is able to pluck them out. Nandito na naman yung word na pluck, snatch away, harpazo. Wala pong sa Tagalog, wala makakadukot mula sa kamay ng kanyang Ama. No man is able to pluck them out of my Father's hand. And then verse 30 tells us, I and my Father are one. So sila po ay may pagkakaisa ng diwa. So dito po makita natin ating final solution bilang ating pagtatapos. Let's go back sa ating question kanina. Ang kaligtasan ba ay nananatili o pwedeng mawala at mabawi? Ano sa iyong pakiwari? Well, bilang mga itinuturing na tupa, sabi ng Panginoon kanina na nakikinig sa kanyang tinig, at kilala tayo ng Panginoong Hesukristo, at tayo po ay sumusunod sa Kanya, meron po tayong matibay na mapanghahawakan, tayo po ay tunay na nasa maingat na pag-iingat at pangangalaga
sa kamay na ating Panginoong Hesukristo. Isipin mo na sa kamay tayo ng Panginoong Hesukristo. According to John chapter 10 verse 28, 'di ba? Wala pong makasino man, kahit ikaw pa man si Satanas o mga demonyo niya, wala pong may kakayahan na dukutin tayo mula sa kanyang pag-iingat, sa kanyang mga kamay. This is John chapter 10 verse 28 na inimay-himay po natin kanina. And then hindi pa po natatapos. Verse 29 tells us na nasa mga kamay din po tayo mismo ng Diyos. Siya po'y higit na dakila sa lahat. He is greater than all. Kaya wala po ni sino man din ang makapagkukuha sa atin o makapandudukot sa atin mula sa kamay ng Diyos. Isipin mo nasa kamay po kayo ng Panginoong Hesukristo. You are so safe. Now, nasa kamay ka pa ng Diyos. You are so protected and secured. Now, sasabihin ng ibang mga tao, paano kung tumalun ako? Kaya mo? Nasa pag-iingat ka ng Panginoong Hesukristo at saka ng Diyos. So kung ikaw ay makakatalon, pwede mawala ang kaligtasan mo. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ka pa sa kamay ng Panginoon at ng Diyos? I don't think so. Na kung kayo po ay tumalon, hindi po kayo tatalon dito, pwedeng wala po kayo talaga. First and foremost, hindi po kayo talaga tumanggap sa Panginoon. Pero kung kayo po ay nasa kamay ng Panginoon at nasa kamay din ng Diyos, hindi po kayo makakawala dito. You are so safe, protected, and secured. Amen. Now, hindi po natatapos dito. Wait, there's more. Meron pang ginawa ang Banal na Espiritu. Kaya completos recados. Meron pong ginawa ang Banal na Espiritu this time. Kaya tayo po ay talaga namang mapapanghawahan po natin. Ating pong kaligtasan ay mananatili at kailanman hindi po ito pwedeng mawala at mabawi. Basahin po natin ang Ephesians chapter 1 verse 13. Malapit na tayong matapos. In Him, you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Wow. Nasa kamay ka na ng Panginoong Jesus. Nasa kamay ka pa ng Diyos. Selyado ka pa ng Banal na Espiritu, ng mga pangako. Wow! Now tell me, makakawala ka pa ba sa matinding pag-iingat na ito ng Panginoong Jesus, ng Diyos, at ng selyo na ating ng Banal na Espiritu? Now, bakit selyo? Ibig sabihin, wala pong hangin na makakapasok, di ba? Pag selyadong isang bagay. So, ibig sabihin, ang kalaban ay Espiritu. Kahit siya, hindi po siya makakapasok. Dahil tayo po ay selyado na. Ibig sabihin, ito po yung down payment natin na meron na pong down payment ng Diyos. Tayo po ay sa Kanya na talaga. Kaya hindi po pwedeng mawala at mabawi ang inyong kaligtasan kasi po ito ay mananatili magpakailanman. Amen! So take note, tayo po ay selyado pa ng Banal na Espiritu para walang anumang pong hangin na makapasok. Ano po yung tinutukoy na hangin sa Biblia? Mga elemento ng kalaban. Mismong siya, si Satanas, wala po siyang kakayahan. Amen! So ganito po tayo, sobrang protektado at safe at secure sa kamay ng ating Panginoon once again at sa kamay ng ating Diyos. Selyado ka pa ng Banal na Espiritu. Now tell me, sa palagay mo, ang ating pangkalikasan ay nananatili o pwedeng mawala at mabawi? Now, ano na ngayon ang iyong pakiwari? Maraming salamat po for joining me sa isa na naman pong napakagandang edisyon ng ating programa. At dalayan ko po kayo ay sa biyaya ng Diyos na buksan na ating isipan at nakita po natin kung gaano po napakaganda ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po siya tinatawag na gospel, euangelion, mabuting balita. Walang masamang balita sa mabuting balita. At sa pagkakataon po ito, gusto ko pong imbitahan ikaw, kaibigan, na alam kong ikaw ay namamangha sa ating mga pinag-usapan na kapag tayo po ay nasa pag-iingat ng Diyos, talaga namang wala po ni sino man ang pwedeng maghablot sa atin mula sa pag-iingat na ating Panginoong Jesus ng Diyos dahil tayo po ay nasa Kanyang mga kamay. Selyado ka pa ng Banal na Espiritu. Ito po ay inyong mararanasan kung kayo po ay magkakaroon po ng personal na relasyon sa bugtong na anak ng Diyos, na si Jesus. Pastor, ano pong gagawin ko? Magandang tanong po iyan. Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Kung kikilalanin po natin ating mga sarili sa harapan ng Diyos, nasabihan wala po tayong kakayahan. At tayo po yung magpipray bilang pagkilala at isinasaalang-alam mong katotohanan na, Lord, kailangan kita. Alam niyo po, kagalahan po ng Diyos na kayo po yung Kanyang iligtas. Now, pray this prayer with me. Ako po ay mananalangin. Akuin po ninyo na inyo pong sariling panalangin ang panalangin ito. And of course, alam kong ito po ay magmumula sa inyong mga puso at manampalataya po kayo. Kayo po ay sadyang ligtas na ligtas na. Kayo po ay mapapasakamay na ng ating Panginoon, na ating Diyos, at seselyohan pa kayo ng Banal na Espiritu para walang anumang elemento
at ni sino man ang maghatid po sa inyo sa kapahamakan. Di po ba? Napakaganda po ng balitang ito. So, please pray this prayer with me. Buksan po ninyo ang iyong mga bibig. Sabihin niyo po ito. O Diyos, sige po, buksan niyo ang iyong mga bibig. Kinikilala ko po ang aking sarili bilang isang taong walang kakayahan at walang kapangyarihan. Kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Panginoong Jesus, simula po sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil nananampalataya po ako na lahat ng aking mga kasalanan doon sa krus ay pinatawad na dahil sa iyong mga tinapos na gawa. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat aking Ama sa katotohanan ng aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa mga nanalangin ng panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso, umasa po kayo na kayo po ay ligtas ng tunay. At patuloy po namin kayo inaanyayahan. Samahan niyo po kami every Tuesdays and Wednesdays. Mag-aral po tayo sa ating programa at mapagyaman po yung ating kaluluwa mula po sa mga magagandang balitang ito hatid sa atin ng Ebanghelyo. At sa pagkakataon po ito, gusto ko pong kausapin naman ang ating mga kaibigan na mananampalataya na marahil kayo po ay bago sa inyo ang inyong mga napakinggan. Kayo po isa sa mga naimbitahan at kanina ay meron po kayong agam-agam at naniniwala na pwedeng mawala ang inyong kaligtasan. Pero praise God, nabuksan po ang inyong kaluluwa kung nasaan na naroon po ang inyong isipan at inyo pong na-realize abay hindi pala pwedeng mawala at mabawi ang aking kaligtasan dahil ito po'y nananatili. Bakit? Tayo po'y nasa palad, nasa kamay na ating Panginoon at na ating Diyos. Kaano tayo ka safe po at secure sa kanilang mga kamay at selyado pa ng banal na Espiritu. Di po ba? Nonsense, di ba? Na mawawala po ating kaligtasan. And the more po alam natin tayo po'y ligtas, nagbubunga po yung ating kaligtasan ng mga mabubuting gawa para po sa ating kapwa at para po sa ating Amang Diyos sa langit. So ito na po tayo bilang mga mananampalataya. Kaya panghawakan po natin na tayo po ito na naligtas kasi po namumunga po yung ating kaligtasan. Napapansin mong sarili mo, hindi ka na nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan bagko sa paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa at sa iyong Diyos na sinasamba. So sa pagkakataon pong ito, nais ko po kayong ipanalangin at pagtibayin po sa ating isipan. Ito po yung mahalaga, pagtibayin sa ating isipan ng mga katotohanan ito na sa diyang ating kaligtasan ay nananatili at hindi po ito pwedeng mawala at mabawi ni sino man. Amen? So pray po tayo. Gusto ko po kayong ipanalangin. Let's pray. Aming Diyos at ang mahapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kapatid na ito, sa aming kaibigang ito, na amin pong kasama kanina pa, nag-aaral at naisin pong mapagyaman ng kanilang kaluluwa mula po sa yaman ng iyong kapahayagan. Salamat, O Diyos, sa isang talata pa lang mula po sa John chapter 10, verse 28, na nanagana na po ang iyong kapahayagan. At dahil po dito, salamat dahil na convinced na po ang aming kapatid na ito na wala na po yung kanyang alinlangan, yung kanyang agam-agam na pwede pong mawala at mabawi ang kanyang kaligtasan. Salamat sa iyo, O Diyos. Damang-dama po namin ang aming kinabukasan na punong-puno ng masasayang umaga sa pag-asang ito, Panginoon. Kami po ay naghahatid po ito sa amin na ibahagi pa ang iyong mayamang ebanghelyo nang sa gayon mas marami pa ang makarinig ng mensahe ng ebanghelyo at sila po makakarinig ay mananampalataya at sila po'y maliligtas. Salamat po, O Diyos, dahil sa kagalakan na laan po ng katotohanan na aming napakinggan sa araw po ito, nagbibigay po ito sa aming kapahingahan, sa aming damdamin ng kapayapaan, sa aming isipan, at siyempre pa kagalakan sa aming buong pagkatao. Salamat sa iyo, O Diyos, ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpupugay sa iyong pangalan, sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po for joining me once again sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Solution with Laverne Duhot. And of course, that's me. Hindi po natin namamalayan. Aba, tayo po yung nasa huling bahagi na ng ating programa. And thank you once again for joining me. Please, kung kayo po yung nanonood via Facebook, don't forget to like and follow us sa ating Facebook page, That Solution
with the Brain Dukot. And if you're watching via our YouTube channel, please don't forget to LSS. Like, share, and subscribe. At first, please don't forget to hit the notification bell para tayo po ay nanonotify every time na may programa po tayo. At maraming salamat po really for joining us sa isa na naman pong edisyon ating programa. And if ever kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba ako maglambing? Paki-share po yung ating programa, yung ating broadcast ng Sagayon. Mas marami pa ang naaabot at mawala na po yung kanilang mga agam-agam, mga adinlangan. Ugnay po sa usapin ng kaligtasan. At patuloy po nila isuot ang helmet ng kaligtasan gaya po ng ginagawa natin bilang mga tupa na nakikinig sa tinig ng ating Panginoon. Dahil kilala tayo ng Panginoon, hindi po ba? At dahil tayo nga po ay sumusunod sa Kanya. So mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama namin sa ating programa, maraming salamat po sa inyong pag-share at kayo po'y kabalikat namin at kaagapay namin sa ating gawain. At sa ngalan po na aming buong pamilya, we thank you so much. At nais po namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!